another thing we have to learn is to be as healthy as much as possible, as early as possible. Bakit sabi nila pag nagkakaedad ka na, dumadami na sakit? Eh, ang dami mo na kasing inipon na lason sa iyong katawan. Ang dami mo nang inipon na atraso. Mga pawis na hindi mo na ipawis, exercise na hindi mo na i-exercise, at mga hindi mo dapat kinain na kinain mo. Siyempre, darating ang panahon, mahahabol ka rin yan, dumadami, nagkakasabay-sabay. Kaya pagdating ng araw, doon ka ngayon magbabawas ng alat, magbabawas ng taba, magbabawas ng mga kung ano-ano, agahan na ang pagbabawas nun kasi naiipon. Habang bata ka pa, konting disiplina na sa kinakain mo. Kung sasabing bata naman ako, kasi naiipon, naiiwan sa katawan mo yan eh. Hindi lang naman mahalaga na tumanda at humaba ang buhay. Ang maganda, mahaba ang buhay, pero malusog. Mas na-enjoy mo yun. Sabi ng 1 Corinthians 6:19, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God?" Isipin ninyo na yung Espiritu ng Diyos na walang hanggan, walang katapusan, napaka makapangyarihan, nakatira sa ating katawan. Isipin nyo na lang na inyong isip na ang layo ng mararating, ang daming pwedeng ma-imagine, ang daming pwedeng ma-create, pero nakatira pa rin sa ating katawan. At pag bumigay na yung katawan mo, kasunod na rin bibigay yung brain mo. Kasi yun ang tinitirhan niya. Nakita niyo ang napakarami mga dakilang mga tao, great, powerful people, but in times of a crisis in their lives, they happen to be sick. Ang nangyayari, natatalo sila kung giyera yun. Minsan napakalaking digma, ang galing na general, ang daming napanalunan, pero dahil lang sa kagat ng lamok, no? Nagkaroon ng malaria, at kung kailan siya sinusumpong at inaapoy ng lagnat, doon lumusob ang kalaban, natalo sila. Kasi kahit gano'ng kagaling ang utak mo, nakatiya pa rin sa katawan mo yan, yung katawan mo pag bumigay, kasamang bibigay lahat. Kaya dapat inaalagaan, mas maaga.